Naniniwala si dating DILG Secretary Mike Sueno na naging ika nga'y sacrificial lamb lamang siya ni Pangulong Duterte. Yan ay nang sibaking siya sa pwesto. Biktima rin daw siya ng intriga. At mali daw o hindi tama yung impormasyon o mano ng Pangulo tungkol sa kanya. Masama man ang loob dahil hindi raw siya nabigyan ng tinatawag na due process. Buo pa rin daw ang suporta ni Sueno sa Pangulo. May sagot po dyan si Pangulong Duterte. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sinibak ni Pangulong Duterte sa pwesto si dating DILG Secretary Mike Sueno dahil sa aligasyon ng katiwalian. Kanina, nagpaalam na si Sueno sa DILG na puno niya ng mga empleyado ang isang malaking kwarto. Napaiyak ang ilan. Ang iba, may dala pang placard na nagpapahayag ng suporta kay Sueno. Sa misa, maging si Sueno ay naging emosyonal. Huli man daw ang kanyang paliwanag, isinumite ito ni Sueno sa Malacanang kahapon. Kanina, sa DILG employees naman siya nagpaliwanag. Masakit daw sa kanya ang biglaang pagsibak sa kanya ng Pangulo matapos siyang ireklamo ng isang grupong kinabibilangan ng tatlong undersecretary ng DILG. Talagang nanliit ako. Talagang nasa isip ko kasi corrupt ako. Parang na-destroy lahat ng mga intentions ko at saka ginawa ko. Ilang opisyal at empleyado ng DILG rin ang nagsalita. I assure you and I tell you, Secretary Mike Sueno is a good man. Ito mga taong ito, hindi po ito gagawa ng mabuti. Kailangan po natin ang tulong ng isa't isa para hindi sila maging matagumpay sa kanilang balakin. Para gamitin ng departamento at gumawa sila ng pera. Sa isang press conference, sinabi ni Sueno naniniwala siyang misinformed ang Pangulo tungkol sa kanya. I think he was misinformed. Ito ang part of the drive of the President in eliminating corruption in government. Ang ano lang dyan, ako nagiging sacrificial lamb lang. Pinagtaguan din daw siya ng impormasyon ni Undersecretary Jesus Hinlo tungkol sa legal opinion na hiningi nito tungkol sa kontrata sa fire trucks. Hindi raw sinabi at ipinaalam sa kanya. Sa halip, idiniretso raw ito sa Pangulo. Bakit tinago niya kung alam niya na delikado pala ito sa thinking niya? Ang hindi raw pagkakaalam ni Sueno tungkol sa legal opinion na ito ang isa sa mga ikinagalit ng Pangulo. Tinanong ako sa cabinet meeting, may natanggap mo ba yung legal opinion? Sabi ko, Mr. President, wala po. Wala akong natanggap. So doon siya nagalit. Bakit ako, may natatanggap ako, nababasa ko itong legal opinion ng mga abogado ko. Bakit ikaw wala? So parang inefficient. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang tatlong undersecretary pero hindi namin sila nadatnan sa kanila opisina. May sagot naman ang Pangulo. I could never be misinformed. Alam ko ang ginagawa ko. Sabi ko, the first whiff, ang unang singaw lang, baski hindi totoo, babay tayo. Sabi pa ni Sueno kanina, ang ipinapatayong bahay daw nila na ito sa South Cotabato ay mula sa lumago nilang negosyo. Opisyal din daw ang biyahe niya sa Austria at di raw siya kumita sa Rosenbauer fire trucks dahil government-to-government contract ito ng nakaraang administrasyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.